Hello, gandang araw mga kahadog. So ngayon, ang gagawin natin automatic transmission ng Trooper old model 3.1 guys. So ito nga ang gagawin natin ngayon. Ang problema ito ayaw mag-reverse, so ginawa namin lahat ng paraan. Habang nakakawit pa siya, ayaw talaga. So ang duda ko nito guys, magre-reverse siya pero hindi ito totally na malakas yung persa. So re-reverse siya atras, mahina. Pero umiikot siya. So ginawa ko na yung sistema sa electrical. Okay naman so far. So ang problem nito ay talagang yung shafting niya, kasi dumaan to sa naubusan siya ng fluid. So nasunog. So, sana yung clutch pack hindi siya masira. So yun, dadandahan din. Bubuksan natin ito, dadandahan. So lilinisan natin yung ball body. So ito yung ball body niya guys. So at least meron kong idea na yan pala yung itsura ng mga Trooper na automatic. So ito siya. Yan. Yan siya, 3.1 na Trooper automatic. So yan engine niya, medyo malaki. Yan. Yan. So sige, buksan natin. Bukubuksan ko mamaya, balik tayo, okay? So yan na guys. So tingnan natin yung problema nito, reverse ng problema nito. So gagawin natin paraan to para malaman natin. So problema nito nakaraan, ayaw gumana, ginamit na namin lahat ng electrical system niya. Okay naman so far. So ginawa natin, kailangan talaga nga buksan yung ball body. Tinanggal na namin mismo yung buong transmission. Ito yung 4x4 to ng Trooper, old model siya, 3.10 engine. So Isuzu siya. So ito siya guys, yan. So yan yung Trooper 3.1. So maganda to, maganda. So suggestion ko sa mayari, pag hindi talaga siya hindi pwede na i-manual, i-convert natin. Kasi duda ko parang walang piyesa mabibilhan to dito sa Jensen na kailangan lang gamitin. So bubuksan muna namin to para malaman at ma-update ko kayo kung ano yung naman. So update pa rin ako ng video about dito para kahit paano meron kayong idea. So yun lang, habang hindi pa kami busy, dahil ayun, kita nyo may makina din doon. Yan, binubuo din yan, may problema din yan, pero kakabit din yan doon. Yun, ito si Brad Moses, ang aking magkita ng Chimpigani. So yun na, tirahin na natin to. Mamaya muna, bye-bye and God bless. Brad, tanggalin mo na siya Brad. So yan na, tatanggalin na natin yung ball body guys. So tingnan natin kung anong laman loob niya sa ilalim. So okay, yan, lagay mo siya ng Brad. Okay, so yan, tingnan natin ngayon yung laman loob, kung anong meron sa loob. So, sa tingin ko nito, ball body may problema. Tingnan natin mamaya yan kung ano yung problema. Wala naman siyang action ng sunog. Yan na yan. So yan guys, yung laman ng automatic transmission ng Pajero Trooper 3.1. So sige, babakasin muna namin to ulit. Balik na naman tayo mamaya ang konti. Ayan yung ball body niya. Ito ang lilinisan natin. So ayan. Yan. Uy, ang dumi oh. Tingnan mo Brad, ang dumi oh. Grabe oh. Ayun oh, ang dumi oh, napakadumi oh. So barado talaga to siya, kailangan siya linisan. Dumi na oh. Yan ang problema. Pag yan ang madumihan, yan, maganda na talaga siya. Babara talaga siya, yung ball body. Hindi pwede, hindi mawala yan. So yan tay, yan ang problema niyan. Ito oh. Yan dumi na yan oh. Ano? Oh. Yan oh, paano pa sa loob niyan? So madumi na yan sa labas, ang loob niyan sigurado. So sige. So ayan yung niya. Yung ito nakakunik dito yan. Yan. So kailangan palitan natin tong niya. Yung ring. O-ring. Ito rin, ganun din. O-ring din. So mga o-ring palitan. Tapos ito rin, ganun. O-ring din yan. Pressurized kasi yan guys, pag yung o-ring niya na medyo malambot na, so wala na siya, magkakaroon siya ng problema talaga sa engage sa pressure pag magbabago na, wala na siyang hold din sa pressure. And then yung ball body, ito rin, ganun din, kung kailangan siya linisan. So guys, so yun lang muna, okay. So sige, so ito na guys yung ball body. Ayan na siya, yung parang utak.
nahinati. So tingnan mo naman, sobrang dumi ng oil niya, nasunog talaga siya. So karon yan, nagkakaroon siya ng ano, clogging. Kaya yung shifting system niya hirap talaga. So matagal siya mag-engage dahil sa ganung proseso. Pero kita mo yung dumi niya na yan, nagkukuli-block na yan, oh yan. Yan ang bumabara doon. So kaya talaga siyang linisan, baklasin talaga siya. So hindi yan madala sa ano-ano lang, change oil. Dahil medyo groggy na kasi ito eh, naubusan ito ng fluid, so nasunog yung system. Yan yung gasket niya. So kung titingnan mo yung kulay, oh, tingnan mo naman yung ano niyan, yung melting ng putik, ayan o. Oh. Oh. Yan yung bumabara, nakikita niya yan, yan ang bumabara. Tingnan mo yung, ano, yung lupa, yung powderized metal na transmission. So, marulukot yan kung iyahatin ito yung Exxon 20. Kaso ito medyo groggy na talaga to. So, dito yan galing. Yan. So, yan siya. Yan galing yan, guys. Ito na, medyo malinis ng konti. Yan yung laman ng transmission. So, dito, kailangan na alam mo yung visualize check-up. Kasi kung hindi mo alam, open ka agad ng transmission, medyo matrabaho yan siya. Pero kung alam mo naman, na sa tingin mo pa lang eh kabisado mo na, so hindi na kailangan mag-open ang engine. So ayan siya, medyo malaki siya. Yan, ito yung ano, 4x4 transmission automatic. So ayan, so iba yung oil niya dito, iba din yung oil dito. So meron siyang division sa gitna. So yun ang muna idea sa ano, sa automatic transmission ng Trooper 3.1 engine. So yun lang muna, bye bye and God bless. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3. Filter to. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 lang. Nakakonnect dito, doon nakakonnect sa ilalim. Ha? May ayan na ako na pagkabunggag na bitaw. Iyan ako. So itong dalawang ano na to, yan dito yung nakalagay yan. Lock sya. Ipapasok mo na yung spring bago mo ilalagay yung lock. Hindi, ilalock mo muna bago ilalagay yung spring. Tapos ito naman, yung stick na yan. Dito naman yan. Yan dito. So ngayon, dyan yan. So ito naman. So ito naman, dito yan o. So ang gagawin naman, ito yung plaster nito. Kailangan ganyan ang plaster niya, naka-top siya. So bago mo siya hugutin, yan, tanggal na. So may ano yan sa loob, may ano yan yan o. So may spring din doon. So baka magalito-lito ka, yun ang gagawin mo. Yan na, loob na, kita mo na hulog. So pasok yun dito, spring ka muna. Tapos yan, spring pasok sa loob. So yan ang setup niya. Yan ang setup niya, spring pasok sa loob. Okay. So may nahulog na kanina, ano yung nahulog? Yun. May lock naman nahulog. Yun naman, yan naman, ito naman dito. Ayun, ano ba ba? Ayun. So ayan. Nahulog spring, Brad? So yun, so spring din to, ganyan ako. So naman yan dito, ayan. So sige, ito na naman ang problemahin natin. Okay, hindi lang tumatanggal tong isa ba. Sige, balik tayo mamaya. So ito dito to.
forma. Okay, lahat papasok. Spring, lahat papasok. Okay. So, ito. Ayan. Ito, dito yan. Ayan. So, tapat siya dyan. So, puro na yung filter. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, okay na. Wala namang mahuhulog. Sige, taob natin. Ito na yung mahuhulog. Yan, minahulog na. Tsaka itong isang to. Ano po, binamaliit na. Spring, oh. Tandaan yan. Maliit, tapat ito. Tapat yan. Tsaka dito. Nahulog. So, bearing, spring. So, yan. Magkatabi yan. Ito, magpartner yan. Yan. Yan, magpartner silang dalawa. Power Ranger. Yan, yan ang partner yan. Tapos, ito. Yan. Isa. So yan ang mga ano niyan, problema. So kailangan baklasin mo muna yung mga lahat ng dumi. Tapos filter tanggalin. Alisin din yung shut-off valve. So tapos niyan, bakwas naman tayo sa dito. So kailangan matanggal to, ito bunot to. Yan ang haba ng ano, bunot. Sabi daw mama ko, maluwa na tayo sa bahay. Ayun na. Tapos, ito, yan, ito, bonus. Tapos sila? Wala pa. Ayos yan, ano? 10 minutes. Ayun na po. O, tanawa. Ugo po ah. Ito. Yan, yan, dyan yan. So, halos parehas na naman sila. Parehas na sila ng shot of bag. Pero iba yung disk niya. So, pare sila pare ba yung design. So, ito, dito to sa muntang kaliwa, naman dito, at saka dito. Sige. So, timing. Naka-timing yan. Ayan o. Sa A, sa up. So, yan ang itsura niya. So, yan ang itsura niya. Yun. So, yan. So, sunod, patanggalin ito. Yan ang forma. Ito naman. Lagi pa. Wala na talaga siya. Ano siya ano? Ano siya naman? Empty na siya. So, yun. Yun ang mga lock. Yun yung lock niya isa-isa. So, yun yung lock niya. Ito. Yan yung lock niya isa. So, medyo... Sunod. Wala na ibang lock. Yan, lock. Lock yan din oh, may lock din isa para sa likod. So sige, pakpasin natin. So gandang gabi. Gabi na naman ako magbablog about sa automatic transmission ng 4x4 Trooper Isuzu. So ang problema to guys, pag nagkakaroon ng reverse or third gear, fourth gear na nagkakaroon siya ng delay shifting, tapos ayaw pumasok ng cambio ng 3rd gear or 4th gear or drive or 2 or L or especially reverse. Ang nangyayari ganito guys. Sobrang dumi ng ito na na-open ko nito guys. Ano, nabuksan na natin to para binuksan. Tinanggal ko na lahat ng pyesa niya sa loob. Yan, lahat ng mga valves, lahat ng mga cylinder na ano, tanggal na talaga siya. So, butas-butas na to. Yan yung shut-off valve or shift-shaft valve. So, ito. Ito ang naging cause. Tingnan nyo yung mga love yan. Madumi siya. So, yan. Napakadumi niya. So,
yung sa labas yan. So ito ang iniingatan dyan na hindi siya malagyan ng mga bara. Kung titingnan natin yung oil nito, super black na. Kita nyo yung mga ano na yan. Yan ang dumi na magmula dito. Yan o, mga dumi. Hindi na yan siya fluid. Metal, powderized metal yan. Na nagbibigay ng problema sa loob ng ship shop natin. O mga solid na sa valve body mismo. Dito kasi dumadaan yung pressure. Once nagkakaroon siya ng tatawag na loss compression or yung loss compression sa valve body or sa valve system, ano nangyayari, nababarahan yung ano yung mga ito yung mga ito mga shafting na to, nababarahan yan. So hindi nakakadaloy ng maigi yung yung daluyan mismo ng valve body, yung pressure niya nawawala. So yun ang nagiging cause, guys. So ngayon nasa harapan niyo itong revitalized Santao AX120. So ang revitalization factor niya is 120%. So itong pag naglagay tayo ng treatment ng AX120, yung mga dumi na yan, yan ang una niyang titirahin. Babaklasin niya yan, dumi na yan. Yan, tatanggalin niya yan, especially yung nasa mga yan, mga butas na yan dyan. O yan yun, yung mga yun, yung mga tubo-tubo na maliliit. So yan yan sila, dito galing yan. So yan ang lilinisan ni Hado, guys. So nagkakaroon ng transmission vibration dahil sa mga dumi na to. Tingnan nyo yung dumi. Yan yung nasa loob. Kita nyo. So yan, nagulo tayo. Bakit ganun? Bakit yung mga client namin ng mga problema, transmission? Ganun na nangyari. Nagkakaroon ng dumi. Harang doon sa nagkaroon ng clogging. So yun ang problema na hindi yan ma-resolve kung hindi natin yan bubuksan. Pero sa Hado Nanotechnology, kaya natin yan ma-treat. So gamitan tayo ng ito. Ito yung ginapromote namin na product sa mga auto body transmission. Ang EX120 plus 20%. So ganun siya kaganda. So ang gagawin niya is linisan, i-treat ng merong revitalizant. So may coating ceramics din yan. Kompleto na ito, guys. So hindi ka talaga magbubukas na ng transmission. So anong gagawin natin? Mag-change muna tayo ng fluid. After that, magbago tayo ng fluid and then maghuhulog natin ng revitalizant. So less ang downtime. Tulad nito, hindi na siya madala kasi talagang ayaw na eh. Dahil sobrang dumi na eh, groogy na eh. So ginawa natin, binuksan na lang natin. So ayan na siya. Ayan. So ito yung mga bilog nito. Yan yung mga ball lock doon sa ano sa valve body. Yung mga maliliit na bulitas na yan. Ayan, oh, dito yan, mga lock yan. So dito tayo sa may ano. Ito siya, malaki siya. Malaki nga transmission 4x4. Yun, yun. Ito medyo malinis na to. Inisan na natin. Ayan, oh. Yan, oh, malinis na siya. Dapat ganyan siya kalinis, makinis, makintab. Tingnan nyo. Kasi kung hindi yan makintab, nagkakaroon talaga ng problema yung shifting mechanism natin. Yan, dapat malinis talaga. Yung clutch pack, malalaman mo na walang sira. Bakit? Kasi hindi siya maitim. So, hindi na natin yan bubuksan ng general overhaul kasi okay naman so far yung ano niya. Tsaka pag binuksan natin yan, sabi ko sa may-ari, kailangan niya na mag-prepare ng mga 20,000 pataas. So, ayaw niya mag-prepare. Kung sige, linis natin yung valve body. So, yan guys, ang laman ng transmission. So, yun. So, at least may idea kayo paano mag-treat sa mga kahado. So, ito ang laman ng transmission na automatic na Isuzu Trooper 4x4. So, ang gagawin ni AX120, guys, ito, papasukin niya lahat ng mga metal-to-metal contact na umiikot dito. So, lahat ng friction dyan, babaklasin niya yan. Kaya may mga mararamdaman kayong ugong. So, ito ang nangyayari. Yung ugong niya, dito nagmumula. So, once may friction talaga yan, talagang kikisisi niya yan. So, once na magkiskisa na yun, doon na yun mahuhulog sa valve body. Ayan, o. Kung titignan mo, meron siya mga fluid filter or screen. Pero sa powderized kasi, hindi niya kaya salain. Tagos talaga yan. So, kasi parang fluid na yung powderized metal eh. So, yan, naharang na yan dito sa daanan, sa daluyan ng ano, yung parang utak na yan. So, dyan siya dadaan. So medyo nakakatakot tingnan kasi kung hindi mo talaga kabisado nga naman, talagang mahihilo ka paano asimulin yan. So ayan, ito naman, ito yung sa ano niya, dito niya.
para mag-lock doon sa clutch pack. Thank you, mga parks siguro yan. So yan, ito yung mga bulbs na magbibigay na. Tingnan nyo yung ano, kung yung ano nyo, wala na, pantay na. Dapat ito, yan, dapat na naka-usli yan. So naka, dito nakalagay yan sa silindro. So, once na maluwag yan, wala na. May loose compression na siya. So magugulat ka, magkakaroon siya ng disengage or engage, kakagat, hindi kakagat kasi nga maluluwag na yung mga o-ring. So magpapalit tayo ng o-ring, tingnan nyo yung dumi niya. Ayan ang dumi niya, oh. Paano yung mag-engage, ang dumi niya para ng putik. So kailangan tagal siyang linisan. Although makaya pa siya ng hado, kaso sobrang dumi na talaga dahil nakita ko na mismo pag drain ko, grabing dumi na. So sabi ko, ma'am, no choice tayo, kailangan natin ng ibaba talaga para totally malinisan talaga. Kaysa naman mabuo yung transmission. In appearance lang ng 80 mil manual. Sabi ko, sayang yan. Sabi ko, gawin lang natin, ma'am, linisan natin ball body kasi okay na yung electrical system. So yun ang konting tips ng Hado Technical Technician. Ako si Kling ng Cars Hado Tech. Maraming salamat kay Sir Marlo Colimbo ng Hado Philippines and then si Ma'am Odette De Leon. So yun lang guys yung mai-share ko sa inyo. Konting small tips about sa automatic transmission. Yan, so kailangan kung magtanggal ka niya, kailangan kabisado mo talaga. Kasi kung hindi mo kabisado, yun ang problemang malaki. Kailangan kabisaduhin mo talaga yan kasi tinanggal mo eh. So yun lang, konting tips lang, at least meron tayong idea mga kahado about sa automatic transmission. May dagdag lang ako, tingnan nyo yung parang mga daanan, yan yung passage. Diyan dumadaan yung pressure ng ATF sa magitan ng fluid pump. So dito dadaan yan. So through ito mga shafting na to. Oh, sila yung magbibigay ng on and saka lock. So hindi ko na nakakabaan yung ano ko dahil ito lang talaga yung maibablog ko ngayon. Medyo talagang overtime talaga to. So at least EX120 ang ating pangtanggal dyan sa mga plugging, especially na gabayit engine mo. Tanggal natin yan sa EX120 sa pang automatic transmission, tsaka meron din pang manual. Ibang usapan naman yan. So yun lang guys, maraming salamat. Masyado na mahaba yung video ko. So muli, ako si Kling ng Cars Hado Tech. So yan, picturean ko muna yung mga pyesa. Picturean ko yan, yung buong mekanism niya. Okay, bye-bye na and God bless.